lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nag-irang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hindirang, masayang nagdiriwang. Magkalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas anupat nayinig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga taningkala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makita ang bukas sa mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay at sa akalang nakatakas sa mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig
na nagpatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buong niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y sinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng anghel, pupuring itang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupuring ito roon, pupuring ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong tinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahandang halapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yo mga pangako mo, handa mong tupding lahat. Ang dahilan ito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon'y paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya,
ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sandibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kahapon ho ako ay naimbitahang mag-nobina mass doon sa isang kapilya sa Mandaluyong. Alam ho ninyo, maliit na simbahan, maliit na kapilya, pero nakakatuwa yung debosyon, yung pananampalataya ng kanilang komunidad. At makikita doon yung pagtutulungan ng simbahan at ng kanilang barangay. Ito'y isang malaking patunay at paalala sa atin na meron at merong magandang maidudulot ang pagtutulungan. Hindi yung pagkakanya-kanya, kundi pagtutulungan ng lahat. Kaya yung isang individual, yung isang personal na magandang ginagawa ng tao ay malaki ang maidudulot sa lahat. At ito naman ang nais ding iwan, ipaalala ni Kristo sa linggong ito, lalo na sa araw na ito. Sapagkat sa darating na linggo, ipagdiriwang natin ang Ascension Sunday, ang pag-akyat, ang pagbalik ni Kristo sa langit. At bago siya umalis, ano ang nasa isip niya? Na ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang pamilyang binuo dito sa lupa ay huwag magkawatak-watak. Diba ho, kapag may umaalis na magulang, nag-a-abroad, kapag lumalayo ang isang mahal sa buhay, lalo na ang magulang, at habang umiiyak, yung eksena sa airport, sa pelikula, kapag umaalis ang magulang, umiiyak yung mga anak, anong sasabihin ng magulang? Ano ang linya ng magulang? Anak, para sa inyo rin ito. Aalis ako, kailangan kong lumayo para sa inyo. Hindi naman siguro, dahil kailangan kong tuparin ang pangarap ko lang. Dahil gusto kong makaipon, marami at yun talaga ang dakilang dahilan kung bakit ko minsan may mga kailangan magsakripisyo para sa mas nakararami at para sa lahat. Sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, kailangan kong umalis para sa inyo. Dahil sa aking pag-alis, darating ang Espiritu Santo. Ang bubuo rin, ang siyang magtatanggol, mag-iingat sa inyong pagsasama. Kaya ang Espiritu Santo ang siyang dahilan din kung bakit sa kabila ng pagkakaiba-iba ay mayroong pagkakaisa. Yun ang biyaya ng Espiritu Santo. The Spirit that unites our family. That unites us. Kaya nga, tingnan ho ninyo, maganda rin halimbawa itong si Pablo, si Silas. Ano ang idinulot nila doon sa gwardya? Sabi ng gwardya, ano ang dapat kong gawin? Ano ang sagot ni Pablo at Silas? Manalig ka kay Kristo, ikaw at ang iyong pamilya. Sambayanan ay maliligtas. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, magandang pagnilayan natin. Yung bang aking mga iniisip, itong bang aking mga hinahangad, pinaplano at gusto sa buhay ay makabubuti hindi lang sa akin.
ay tama hindi lang sa akin, ay makatutulong hindi lang sa akin, ay makapagliligtas hindi lang sa akin, kundi sa aking pamilya, sa aking samahan, sa aming grupo. Kaya sa pagkapatuloy ng misang ito, mga kapatid, ngayong araw na ito, una, humingi tayo ng patawad sa Diyos sa mga pagkakataon na naging makasarili tayo, sa mga pagkakataon na naging matigas ang puso natin, sa mga pagkakataon na naging madamo tayo dahil nakalimutan natin, dahil napabayaan natin ang mga kasama natin. At pangalawa, hilingin natin, makiusap tayo sa Panginoon na sana anuman ang ating naisin, anuman ang ating hangarin, ay tunay na magdulot ng kabutihan sa atin at sa ating pamilya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin katulad niya. Ang atin pong itutugon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparian, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atin nawang pagsikapang mabuti, nagawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging sanbuhay na kapangyarihang magiging kakibat ng lahat ng ating pagkilos, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila, at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay, sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal po natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad, sakuna, lalo na ang mga nasunugan. Ipagdasal po natin ang mga nakabilanggo, ang mga katutubo, ang mga nag-aalaga rin sa mga may sakit, ang mga walang maayos na tirahan at bakain, at ang mga kababayan po nating nagtatrabaho sa malayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito.
mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala naming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa inyo. Ang tunay na magliligtas sa inyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Kailan pa man di mawawala'y pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man wag nga bahala pagkat kapiling ako tuwi na, di na mag-iisa, mangangamba, mangungulila, kayo'y aking hinango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawala'y pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Kahit anong dilim, anong lagim nang tatahakin, kayo'y aalagaan, kagabayan, kailan pa man. Kailan pa man di mawawala'y pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Announcement. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, ang Quiapo Church ay nagpapasalamat hindi lang po sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong pagbibigay ng tulong, donasyon para sa ating simbahan. Ito po ay malaking bagay para po sa mga gawain, proyekto at programa, lalong-lalo na pagdating sa pagtulong natin sa mga kapatid nating biktima ng kalamidad, ang ating mga kapatid na nangangailangan ng pagtulong sa kulungan, ang mga estudyante at ang mga pinapakain nating mga kapatid nating nakatira sa lansangan. Ito pong mga bagay na ito ay malaking at sobra naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nawa, huwag po kayong panghinaan ng loob na sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan at pangangailangan, maisip nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati na.